Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay isang napakahalagang topic para sa mga buntis at sa mga sisi nating gustong mabuntis. At ito ay ang tungkol sa folic acid at kung bakit nga ba ito tinaguri ang superhero in pregnancy. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga babaeng nagbabalak po mabuntis ngunit kayo ay nabigla kung bakit binigyan na kayo agad ng inyong doktor ng folic acid para inumin eh hindi pa naman kayo buntis? Gusto nyo din bang malaman kung hanggang kailan lang ba kayo dapat uminom ng folic acid ngayong kayo ay buntis? Kung ganon ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung bakit nga ba tinaguri ang superhero in pregnancy ang folic acid at kung gaano nga ba ito kahalaga sa isang pagbubuntis. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong sinisikap talaga ninyong kumain ng mga pagkaing healthy para sa inyong baby. Ngunit, huwag din po ninyong kalimutan mga sisi ang pag-inom ng inyong mga prenatal vitamins, lalong-lalo na ng inyong folic acid dahil napakahalaga nito para sa inyong pagbubuntis, lalong-lalo na para sa inyong baby. Nurse Yessa, ano nga ba ang folic acid at bakit ito tinatawag na superhero in pregnancy? Ang folic acid ay isang man-made form of B vitamin called folate. Ang folate ay mahalaga para sa production ng red blood cells. Nakakatulong ito para sa development ng neural tube ni baby sa kanilang brain at spinal cord. Ang folic acid din ay water soluble. Ibig sabihin, hindi nakakapag-store ng excess amount nito ang ating katawan. Kaya nalalabas din ito ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya mahalaga para sa isang buntis ang pag-take ng kanilang folic acid araw-araw para maiwasan ang magkaroon ng deficiency nito habang buntis. Ang folic acid ay tinaguri ang superhero in pregnancy dahil ang pag-inom nito bago magbuntis at habang buntis ay nakakatulong para maiwasan ang mga birth defects sa brain at spinal cord ni baby. Nurse Yessa, kailan po ba ako dapat mag-start uminom ng folic acid? Since ang folic acid ay nakakatulong para ma-prevent ang mga birth defects, ay nare-recommend na agad ng mga doktor na uminom agad nito ang mga babaeng nagbabalak mabuntis dahil ang mga birth defects ay maaaring mangyari between 3 to 4 weeks of pregnancy. Ayon sa CDC or Centers for Disease Control and Prevention, recommended na mag-take araw-araw ng folic acid sa loob ng isang buwan ang isang babaeng gustong mabuntis. At kapag kayo ay nabuntis na, ay dapat ay iinom pa din kayo nito hanggang sa matapos ang inyong 12 weeks o ang inyong first trimester. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga babaeng uminom ng folic acid at least 1 year bago nagbuntis ay bumaba daw ang risk ng manganak ng maaga ng 50%. Nurse Yessa, gaano karaming folic acid lang ba ang dapat kong inumin araw-araw? Ang recommended dose para sa mga buntis at mga gustong mabuntis ay nasa 400 microgram kada araw. Kapag kayo po ay nagpa-check up sa inyong doktor at sinabi ninyong gusto na ninyong magbuntis, ay siguradong magre-reseta siya sa inyo ng folic acid na dapat ay inumin ninyo bago kayo magbuntis. At kapag kayo ay nabuntis naman, ay sasabihin niya sa inyo na inumin ninyo ito hanggang sa matapos ang inyong 12 weeks o first trimester. Nurse Yessa, ano po ba ang mga benefits ng pag-inom ng folic acid ng isang buntis? Kapag hindi po sapat ang folic acid sa katawan ng isang buntis, ay maaaring ang neural tube ni baby ay hindi mag-close ng maayos at maaaring mag-develop ng mga health problems. Kaya mahalaga ang pag-inom ng folic acid ng isang buntis bawat araw para maiwasan ang mga sumusunod. Una ay ang spina bifida. Ito ay nangyayari anywhere along the spine kapag hindi nag-close ng maayos ang neural tube. Ang spina bifida ay ang incomplete development of the spinal cord or vertebrae. Pangalawa ay ang anencephaly. Ito ay isang seryosong birth defect na kung saan si baby ay pinanganak without parts of the brain and skull. Nangyayari ito dahil ang upper part ng neural tube ay hindi nag-close all the way. Pangatlo ay ang cleft lip and palate. Ang bingot ay isang kondisyon na kung saan ang lip ni baby ay may opening at hindi nag-form ng maayos. Pang-apat ay ang premature birth. Makakatulong ang folic acid para maiwasan ang pagkakaroon ng premature birth o ang panganganak bago pa man ang 37 weeks of pregnancy. Panglima ay ang low birth weight. Pinaniniwalaang nakakababa daw ng risk na magkaroon ng low birth weight si baby o mababang timbang
kapag uminom ng folic acid ng isang buntis. Pang-anim ay ang miscarriage o makunan. Ayon daw sa research, may mga buntis daw na nakukunan dahil sa folic acid deficiency. Pang-pito ay ang congenital heart defects. Ayon daw po sa research, napapababa ng pag-inom ng folic acid ang mga sumusunod na risk. Una ay ang pregnancy complications gaya na lamang ng pre-eclampsia. Pangalawa ay ang heart disease. Pangatlo ay ang stroke. Pang-apat, some types of cancers. Pang-lima ay ang Alzheimer's disease. Nurse Yasa, paano po kung hindi ako nakainom ng folic acid bago pa man ako nagbuntis? Kapag hindi kayo nakainom ng folic acid bago pa man kayo nagbuntis, ay huwag po kayong mag-worry at uminom lang po kayo ng folic acid ngayong alam na ninyo na kayo ay buntis. Nurse Yasa, paano naman po kung hindi talaga ako nakainom ng folic acid during sa aking first trimester? Kapag hindi po kayo nakapag-take totally ng folic acid during sa inyong first trimester, ay napakahalaga pong sabihin ninyo ito sa inyong doktor at depende na po sa kanila kung ipag-take pa ba nila kayo o hindi na. Since ang neural tube ay nagko-close na by week 12 o pregnancy. Nurse Yasa, ano-ano po bang mga pagkain ang mayroong folic acid? Una ay ang spinach. Mayroon itong 263 microgram in 1 cup of cooked spinach. Pangalawa ay ang avocado. Mayroon itong 120 microgram in a 1 cup of sliced avocado. Pangatlo ay ang beans. Mayroon itong 250 microgram in a 1 cup of beans. Pang-apat ay ang broccoli. Mayroon itong 168 microgram in 1 cup of broccoli. Pang-lima, asparagus. Mayroon itong 268 microgram in 1 cup of asparagus. Pang-anim, oranges. Mayroon itong 55 microgram in a 1 large orange. Pang-pito, eggs. Mayroon itong 22 microgram in a 1 large eggs. Pang-walo, foods fortified with folic acid, gaya na lamang ng whole grain cereals, bread, pasta, and rice. Lastly, mga sisi, napakahalaga po talaga ng folic acid para sa mga gustong mabuntis at sa mga buntis. Maituturing nga itong superhero ng pagbubuntis dahil nakakatulong ito para maiwasan ang pagkakaroon ni baby ng mga neural tube defects. Kaya siguraduhin po talaga ninyo, mga sisi, na nakakainom kayo ng inyong folic acid ngayong kayo ay buntis. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po, guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow. At meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yasa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!